na lang mismo. Ano, right-minded about Christmas. So, di ba nga, si Cristo, di ba, nabuhay siya dito para mamatay. So, typology yun sa ating birthday na tayo lahat is, ano, nabubuhay din tayo dito is para mamatay. So, yun yung purpose natin dito. So, dapat yun yung matandaan natin. Sabi doon, sinicelebrate natin yung birthday natin as a funeral type. Kaya, di ba, dapat yung pagsiselebrate nga natin is, so, yung pag-celebrate nga natin, sa birthday natin, yung dapat, yung funeral type, hindi siya yung nag-celebrate tayo para makamundo, masalibutan nagiging tayo, nagpa-party tayo, kundi dapat yung funeral type siya kasi, di ba nga, hindi naman nadadagdagan yung edad natin eh, kundi nababawasan yun. So, sabi dito, nabuhay si Cristo is para mamatay. Ganun din tayo na, nabuhay tayo dito is para mamatay. So, sabi dito, di ba, si Cristo is pinanganak siya sa manger. So bakit pinanganak si Cristo sa manger? Kasi pinapakita sa atin kung paano pinapakita sa atin yung lamb na isa sacrifice. Kasi 'di ba yung mga shepherd is sa manger sila o sa saban sila. Parang doon sila nakatira, 'di ba? So sila yung hinahandog. So kaya pinapakita din na si Cristo kaya siya doon ipinanganak sa manger is para siya yung lakob ka, di ba? So, siya yung tupa na iyahandog para sa atin. So, para magkaroon tayo ng eternal life ulit. Sabi doon, di ba nga, yung mga wise men, isabigay sila ng gold, the frankincense, saka myrrh. Sabi doon, yung myrrh, ito daw yung spices na ginagamit for preparation ng doon sa, embalming, doon sa mga pataya. Kaya, di ba, ginagamit yung myrrh kasi, di ba, siya ngayon ginagamit doon sa siya yung ginagamit sa pag-iimbalsa mo ng mga patay. Sabi dito, di ba nga si Mary sa kasi si Joseph is nag-escape sila dun sa kay Herod. Kasi nga sa panahon nila ngayon, yung mga bata is papatayin o below 2 years old papatayin. So si Cristo, in-escape ni Joseph sa kasi ni Mary si Cristo dun kay Herod. So ayun lang po.